Magandang araw sa inyo mga kablagtik. So itong pinapakita natin ngayon sa una nating video ay ito ay isang board at alam naman natin kung saan ito makikita sa parte ng TV, no? Ang board nito ay galing sa LG na 55 inches Ultra HD TV sa mga kablagtik. So ang gagawin natin dito ngayon ay re-referin natin. So bago tayo magsisimula, mag-intro muna tayo sa ating channel. So sana panoorin nyo hanggang sa tapos ang video natin. Maraming salamat. Welcome back mga kablagtik. So yan ano, pang tinatanggal natin tong TV sa kanyang box. Magbabati muna tayo sa ating mga mga kaibigan na nagpapa-shoutout sa atin. So maraming salamat kay Andy Rabino TV Tech. So shoutout sa iyo Rabino at saka sa kay Maying Tech PH Official. So maraming salamat Maying Tech, saka kay Alvin Technology Technique. So maraming salamat sa iyo classmate sa laging panood. Kay Marco Francis 713. So magaling na master natin sa pagre-repair, saka kay Team Kapanalig. So thank you sa iyo mga sa iyo mga kapanalig natin diyan. So maraming salamat sa panood lagi. So ulit tayo mga kablagtik, magsimula na tayo. So yan ano. O tinanggal muna natin yung connector sa ating power supply board. So, bali na buksan na natin yung unit. So, meron dito tayong nakalimutan. Hindi natin na paalala sa may-ari pala. Hindi niya isinama. Ito yung model pala guys. Ang vlog tech, yung TV natin na re-referin. So, ang masamang balita pala, wala tayong AC plug. Yan. Hindi natin masubukan yung unit. Hindi napadala ng may-ari. Nakalimutan siguro ilagay sa karton. So, ang gagawin natin, mag-improvise na lang tayo. Ayan. So, sa atin mga tagapanood pala, sa inyong mga kablagtik, paki-visit yung channel ng mga na-shoutout natin. So, mga galing na mga technician itong mga kablagtik. So, marami kayong matutunan sa kanila. Okay. So, tuloy tayo. So, lagyan muna natin ng AC source ito sa kanyang plug kasi wala nga tayong AC plug, hindi na ipadala sa atin. So mag-direct na lang tayo. So ito na, diretso na tayo. So binalik na natin ulit yan. So binalik natin mga connector, saka naglagay na tayo ng AC plug nya yan. So no choice tayo guys, kailangan natin subukan natin yung TV na ito para papakita sa ating mga kablagtik yung tunay na sakit. Ito isang LG pala, Ultra HD TV na TV na TV 55 inches. Sobrang bigat ito ng mga kablagtik. Ngayon lang ako naka ano nito, naka trouble ng TV na ito na ang bigat, ang kapal kasi ng panel niya. So yan, na-check natin yung kanyang AC source. Kailangan sigurado natin na walang short dyan sa paghinang natin, baka dyan pa lang masisira na. Okay, so plug-in natin yung TV. Posting na natin kung ano yung sakit nito, yung totoong sakit niya. Yan, so na-plug-in na natin yung TV. So sinisilip natin kung mayroon isang standby. Yan mga kablagtik. So mahirap buhatin tong TV, napakabigat. Ngayon lang talaga ako naka encounter ng ganito kabigat na TV. Ang kapal kasi ng panel niya. Parang dalawang panel yung nakakabit. Kasi 3D nga siya, no? Na LG TV na Ultra HD.
maghanap muna tayo ng pwesto kung paano natin mabuhat ito. Kasi sobrang bigat, para mapakita natin sa inyo kung meron siyang standby light. So ito na, buhat na natin mga ka-vlog tick. Yan, so papakita ko sa inyo yan, no, naka-standby lang siya. Saka wala siyang picture. Yan, walang display yung screen, so hindi nag-on yung backlight or walang backlight siya. So, yan, so pinapakita ko sa inyo mga ka-vlog tick na nag-i-standby na siya. So ngayon pinilitan natin yung power on niya. So yan, nag-blink siya. So parang nag-oscillate, tapos nag-blink-blink lang. So ibig sabihin, may response yung ating power button switch na. So pero bakit hindi sa nag-backlight? Yan ang malaking tanong na ating alamin yung sagot. O kahit ilawan natin ng cellphone yung screen, inilawan natin kung baka sira lang yung backlight, wala tayong nakita. So yan, titingnan ko kung on ngayon TV na walang backlight. So wala mga ka-vlog tick, wala tayong naaninag kahit inilawan na natin. So ibig sabihin walang backlight na nag-on. So mabigat-bigat ang sakit ng TV na to, bangungot ito sa mga technician din. Nag-power, walang display yung screen, standby lang. So, nag-response naman yung switch niya pag yung power button switch natin, nag-response naman pero walang lumabas sa kanyang screen. Patuloy-tuloy pa rin yung kanyang red indicator. So, yung napapansin nyo, yan, nakikita nyo yung indicator light sa kanyang mainboard at saka yung ilaw na nagbiblink sa kanyang power supply port. Yan, mga ka-vlog tick, mag-isip na tayo yan. So, kung bakit siya nagbiblink, so, ibig sabihin, nagpo-protect siya. Mayroon siyang sakit nakikita na hindi natin kikita, siya lang. Okay, so ito yung kanyang tikon board. So ngayon, ang una nating first step na gagawin dito, siyempre ang ginagawa lagi ng mga technician, yung pagsusukat ng boltahe. Alamin yung mga nawawalang boltahe, bakit hindi nagpa-power on yung TV saka hindi nag-switch on yung backlight. So magtitest tayo mga ka-vlog tick. So yan, inanalyze ko muna yung kanyang voltage indicator sa kanyang connector na naka-indicate sa board. Magsusuka tayo dyan kung mayroong response galing main board, kasi napindot na natin yung kanyang switch on, power on. So, kung nagre-respond yung kanyang mainboard, so dapat meron tayong masukat yan na 12 at 13 volts o di kaya 24 volts. Siyempre okay na yan kasi meron tayong standby, so automatic na yan, meron tayong 5 volts. So ito, magsusukat tayo mga ka-vlog tick. Subukan natin kung meron na walang voltage yan. O yan, so meron siyang 11.8 volts sa kanyang 12 volts. So it is correct. 11.7, so automatic yan, 12 volts na mga ka-vlog tick. So sunod natin sukatin yan. So meron siyang 23.9 volts, so meron siyang 24 volts. Automatic na yan mga ka-vlog tick. So ibig sabihin yung main board natin nagre-response papuntang power supply board. So kaya nag-protect yung ating power supply board, hindi sa mag-on yung ating backlight kasi hindi nakarating yung supply papuntang tikon board, kasi dapat sasabayan. Kung magka-supply yung tikon board, mag-on yung ating backlight. So ayan,
yung double check ko mga vlog tech. So yun ang alamin natin ngayon, ang problema ng TV nito. Kaya nagpo-protect siya kasi walang supply na pupunta sa kanyang Tekon board, kaya hindi umilaw yung backlight. Pero nagre-response pag pinawire on natin. So yan, wala tayong nasukat na 12 volts dito. So alam na natin kung ano yung sira nito mga ka-vlog tech. So ituloy na natin. Idiritso na tayo mga ka-vlog tech. So yan, tinanggal na natin yung kanyang main board. Kasi wala tayong nasukat na supply papuntang kanyang Tekon board. Tapos nagpo-protect yung kanyang power supply. Nagbiblink yung protection indicator niya. So, ibig sabihin mayroong mali at saka hindi tama. So sa mga technician, so alam na kung ano yung gagawin dito. Dahil bagongot yung TV, hindi nagpa-power on. So ang gagawin natin dito, yung kanyang CPU. Ito, yan ang CPU. Yan. Kasi pag plug-in natin yung TV mga ka-vlog tech, ang lakas ng init nito. Umiinit. O yan, dimiritso na tayo dyan. Subukan nating hot air. Initin natin. Taas baba. Taas baba yung initin natin dyan. Kasi bangungot nga yung TV, walang response, walang supply papuntang Tekon board. So kaya pala hindi magpa-power on, baka nandyan lang yung sira sa kanyang CPU. So baklasin natin yan. Tapos mag hot air tayo. Dyan, yan, sa ilalim yung kanyang CPU mga ka-vlog tech. Initin natin yan. Subukan natin ng medyo matagal na pag hot air para magalaw yung mga connection niya. Yan ang kadalasang sira ng mga LG mga ka-vlog tech kapag naka-standby lang. Tapos hindi nag-respond kahit i-switch on mo. Yun ang kadalasang problema niyan, parang natutulog yung kanyang CPU. Siguro sa katagalan din ng TV. Saka malakas sa uminit. Tingnan mo, meron sa mga temperature ano diyan. Yan yung puti na yan. Yan yung parang kanyang heatsink para mabawasan yung init kapag uminit na malakas yung kanyang CPU. So tanggalin natin yung cover na yan. Tapos pati yung stainless na heatsink niya. Kasi habang chinecheck natin yung TV, yun ang napakainit. Sobrang init ng CPU na yan. So ito na, natanggal na natin mga vlog tech. Yan, yan yung CPU niya. Subukan natin itong i-hot air. Tapos kasama na rin natin yung apat na IC na yan. Kasi nagtaka na tayo bakit walang supply papuntang Tekon board. Kaya hindi nagpa-power on yung ating backlight. Saka yung power supply board, nadidetect niya na walang response galing Tekon board para mag-on yung ating backlight. Yung motherboard naman natin, okay naman yung kanyang input voltage. Nag-respond naman sa papunta sa ating power supply. Kaya nakakuha tayo ng 12 volts saka 24 volts. So ito na. Initin natin ito ng medyo matagal, mga 5 minutes yung init ko dito ng pag-hot air natin mga ka-vlog tech. Yan, so dandaan lang tayo at least sa pulido yung paggawa. Initin na natin ng initin, baka matsamba natin na ito yung sira nito. Kasi sa kadalasan sa mga LG, basta mga 3D siya, yan ang problema niya halos. Hindi naman lahat. Basta bangungot yung sakit niya. So iniinit natin.
paikot-ikot hanggang magka-lapat yung mga hinang niya sa ilalim. Kasi minsan sa sobrang init ito, nagkakaroon ng gap yan mga ka-vlog tick. Kaya makikita na lang, malalaman na lang natin isang araw, nagka-standby na yung TV natin. Walang respawn lahat. So, baka ito yung dahilan. Subukan natin itong initin. Yan. So, medyo matagal yung pag-init natin mga ka-vlog tick. Nasa 5 minutes siguro ako nag-iinit dyan. 6 minutes, mga ganun. So, kabilaan yung pag-hot air natin ito. Medyo may hinang ano lang. Tamtama na init lang mga ka-vlog tick. So, umabot na rin ako ng init dyan. Nasa 300 din degrees. Tapos medyo hinaan ko lang ng hangin para medyo para lalapat talaga yung init ng hot air sa CPU. Ayan, so tuloy-tuloy lang tayo sa pag hot air nito. Naman ka vlog tip, corner by corner. Square na yung paghatian natin. So, medyo matagal nga paghatian nito para hindi na tayo babalik pa. Kung hindi sa mag-power on ulit, so lilipat na tayo ng ibang ito troubleshoot. So, tinanggalan natin para sigurado talaga na isang balikan lang. Hindi na natin babalikan pa. Tapos yung mga IC na yan, yung katabi niya mga IC, sama na rin natin dyan. Para for in case na hindi itong CPU ang sira, yung mga IC na yan, at least nagalaw natin. Baka dyan din yung mga sira. Kasi ito ay suspect lang natin ito. Kasi kadalasan sa mga LG, ito nga yung kadalasang ina-hot air natin pag mayroong mayroong sakit na ganito, naka-standby lang tsaka wala tayong nakitang mga shorted sa kanyang power supply at saka sa mainboard. So kasi hindi sa nag-switch on. So yan, sobrang init na mga vlog tick, sobrang init na ng CPU. Yan. So hindi natin tinantanan yan. So dandahan lang tayo para hindi masira. Ako masira lalo. Huwag natin biglayin. Yan. Initin na rin natin itong mga katabi dyan, mga IC nya. At yung maliliit na mga SMD dyan. Yan. Iinit ko na rin. Para panigurado na wala nang balikan. So isa-isahin natin to. Yan mga ka-vlog tick. Iniinit natin isa-isa. Sana sa ganitong paraan lang makabigay tayo ng idea sa pagkapanood natin. So sa mga nanood nga pala sa atin, kung bago lang kayo at saka nakabisita lang mga ka-vlog tick, so pakiclick yung subscribe button natin saka pakiclick nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa ating susunod na mga video lagi. Kahit konting idea lang, meron kayong makukuha sa video natin. So ayan, okay na siya. Ngayon, mabaliktari naman natin. Hinihinang ko, hinahot air ko rin yung ilalim niyan mga ka-vlog tech. Hindi nyo lang nakikita. Hindi ko na ilipat yung camera. Nakalimutan ko sa ilipat kasi nakafocus tayo sa ating hinahot air. So sana sa ating tagapanood, huwag nyo skip ang video na ito para ma-idea din kayo kung ano yung sira ng mga nare-repair ninyo, na ganito din yung sakit. Tsaka sa mga baguhan na katulad ko,
makapagbigay din tayo ng kaalaman sa pag manggitan na ng pagkuha natin ng video ng ganitong sera. Mga ka-vlogtik, okay, last chance mga ka-vlogtik, painitan pa natin ulit saglit. So pero dandaan lang tayo, mabali na hot air natin sa kanina, no? So kaya nga nag-ano tayo sa likod, nag-hot air tayo doon sa ilalim nitong sepiyo na. So kailangan natin balikan natin saglit dito sa kanyang sepiyo. Dandaan lang tayo para hindi masira yung sepiyo ng TV na ito. Ayan. So bali yan ang ginagawa natin. Hot air tayo sa isang direksyon para hindi natin masira yung CPU. Tsaka dahan-dahan lang tayo, no. Huwag natin itutok sa isang direksyon lang. Tsaka medyo ilayo natin yung dulo ng ating hot air. Ito na mga ka-vlogtik. Bali patapos na tayo sa ating ginagawa na pag-hot air nito, no. Sobrang init na siya. So pagtapos natin dito, kabit na natin sa kailagay natin dun sa likod ng TV. Ibalik na natin yung lahat ng connection, tapos susubukan na. So yan, ang init na ng board. Ito yung kanyang mga IC. O mga ka-vlogtik, tuloy lang tayo. Ngayon ilalagay natin sa kanyang panel na, no. Okay, ilagay natin yung power supply. Okay, so ayan, binabalik pa natin yung inaayos pa natin yung mga tinanggal natin dyan mga ka-vlogtik. So ito na, no. Ready na siguro ito. Ilagay natin, post natin mga ka-vlogtik para hindi tayo umaba ng ano, ang ating oras, ang ating time. Okay, postpone ko na lang. O, balik tayo mga ka-vlogtik. Ayan na. Lagay na natin lahat ng mga connector niya. Tingnan nyo yung power supply. Wala siyang AC cord. Ayan, so pagmasdan natin mga ka-vlogtik kung lalabas yung, kung mag-ilaw na yung kanyang motherboard na alam ko dalawa yung LED niya papuntang yung direksyon ng papuntang Tikon board na LED light indicator dyan. Bali yung nakita natin nung sinubukan natin iisa lang, tapos yung sa kanyang power supply na nagpo-protect na LED light, bali isa lang yan na mga ka-vlogtik. Yun, so nakita nyo dalawa na. So ibig sabihin normal yung ating TV. Sana iyan, nag-on na yung backlight niya. Saka tingnan nyo yung kanyang protection na LED, hindi na siya umilaw ulit. Yun mga ka-vlogtik, ito lang. Yan lang yung ginawa natin ngayon. So successful yung ating pag-hot air. Dahil yung TV na ito ay bangungot nga. Wala tayong nakitang ibang sira. So nag-init lang tayo. Nagawa natin ang paraan. Kahit alam na natin na hindi natin nakita yung sira niya, pero nagsubok tayo. Sinubukan natin yung pag-hot air sa kanyang CPU. O yan nga, gumana sa mga ka-vlogtik. Tingnan nyo, wala na yung ilaw sa kanyang power supply. Hindi na nagbe-blink-blink. Saka yung backlight, naka-on na. So, ayos. Yun lang ginawa natin mga ka-vlogtik. Nagtaka lang tayo bakit hindi siya nag-power on. Yun, so pakpakita natin yung display ng TV nito. At sasarado na natin kasi wala na tayong ayusin pa. Gumana na. Yun, oh. Ito yung CPU niya, ang init pa. Ay, salamat mga ka-vlogtik sa inyong laging panonood sa aking channel. So tingnan mo yung indicator niya dito sa power supply, hindi na siya nagbe-blink-blink. Ibig sabihin, wala nang diferensya yung motherboard. Yun ang solusyon niya mga ka-vlogtik.
pag walang supply papuntang Tikon Board. So hindi lang yun lahat ang kanyang problema, baka meron din sa mga sa kanyang mga motherboard sa mainboard. Okay, so salamat mga ka-vlogtik. Subukan natin ang TV nito. Saka papakita natin yung screen niya. Yan, so iangat natin yung TV, ang bigat. Hindi natin maangat. Kung ikaw lang isang humahawak ng isang kamay mo lang humahawak ng TV na ito at saka ipatayo, hindi mo kaya mga ka-vlogtik. Kailangan meron kang kasama na hawak ng kamera ng cellphone mo para makabuhat ka ng dalawang kamay. So ito, yan na. Iyon, no? Yan. So yan mga ka-vlogtik, gumana na. Mag-init tayo ng CPU niya. Yun talaga ang kanyang solusyon. Kahit anong repair natin dun sa mainboard, kung hindi natin hot air yung kanyang CPU, hindi siguro ito magpa-power on. Yan na mga ka-vlogtik. So dahil naayos na natin ito, no? Lagyan natin na ito ng cover, saka babalik na natin lahat. Tapos susubukan natin itong LG na ito. Kung maganda yung kuha sa kanyang picture, sa kanyang screen. So, ito na mga ka-vlogtik. Subukan na natin yung ating unit ngayon. Ang bigat ng TV na ito la. Yun, so na power on, nasaksak na natin. Tapos, i-power on natin. Ang linis ng screen niya mga ka-vlogtik, yun. So, tingnan natin talaga nito kung walang damage yung kanyang screen. Yan, lumabas na yung kanyang display mga ka-vlogtik. Yun. O, gumana yung ating ginawang operasyon dito. Yan mga ka-vlogtik, ang ganda kaya pala ang bigat ng TV nito. Kasi yung panel niya, ang sobrang kapal. Kaya ang ganda pala ng display niya. Parang sobra pa sa 4K na mga bagong model ngayon. Yan, ang linis. So, walang ka gasgas yung kanyang screen. So, maraming salamat sa ating mga taga-subaybay, no? Taga-panood. Tsaka sa pagsama hanggang sa huli na nagawa natin itong unit. So, sa ating mga ka-vlogtik dyan, sana tuloy-tuloy lang tayo. Maraming salamat sa pagsuporta. At libre lang po ang pag-comment para ma-shoutout ko kayo sa aking susunod na video. Maraming salamat sa inyo lahat. So, hanggang dito na lang tayo mga ka-vlogtik. Dahil nakita na natin na gumana na itong TV. So, thank you so much.